Oh, magandang umaga ulit mga kapwa ko, mga aspirant ng mandaragat, ang mga future seamen. Okay? Oh, ngayon ito mga panibagong yung kaalaman kung ano ang mga ano ba talaga ang requirements para maging isang lehitimo na security sa cruise ship. Okay? Security personnel, security guard, or supervisor, cabin officer. Okay? Basically, dati akong officer, okay, ng cruise ship. So, kaya based dun sa mga kaalaman ko, mga experience, i-share ko sa inyo para pagdating nyo sa barko o kung during your application, hindi kayo mahirapan at nahihirapan. Okay? Doon nga pala sa mga ano, sa mga nagdanais mag-apply na maging seaman, okay? Tandaan nyo, ang pagsisiman hindi lahat na hindi lang para sa mga nagtapos ng nautical o pagsisiman. Kahit sino pwede magsiman. Okay? Graduate ka hindi, okay? Pwede ka magsiman. Nautical ka o hindi, pwede ka magsiman. Okay, tapos ka, graduate ka ng teacher, graduate ka ng marine, graduate ka ng education, graduate ka ng commerce, graduate ka ng physical therapy, lahat ng kay graduate ka o hindi, kahit high school graduate, kahit nga hindi ka nakapag high school, okay, pwede kang mag trabaho sa barko, sa cruise ship. Okay, paano? Okay, pakinggan nyo to. Doon sa mga nananais na mag trabaho sa barko na mga hindi nakapag college, ito ang kailangan nyo gawin. Una na kailangan nyo is experience. Ano-anong experience? Doon muna tayo sa hotel department. Kasi madaling pasukin ang hotel department. Pwede ka dyan sa dining. Pwede ka sa galley. Ibig sabihin sa kitchen. Pwede ka sa housekeeping. Okay. General services sa housekeeping. O ang tawag nila kasi dyan is housekeeping, in general, hanggang kabinista. So, dyan muna tayo. Halimbawa, kulang ka sa, or cannot afford yung family nyo na magpaaral sa inyo. Okay? Dahil nakapag-high school kayo, sasabihin nyo, nakapag-high school lang ako, gusto ko rin sana maging seaman. Pero, instead na mag-seaman ako, gusto ko na lang ng kahit anong trabaho. Kasi wala kang ano, kasi wala kang panggastos. Ito, para sa inyong kaalaman at para na lang, para na rin sa inyong mga plano, para matuloy yung mga plano nyo. Okay, mangyayari yan. Alam nyo kung paano, pakinggan nyo yung sasabihin ko at gawin nyo. Okay. Doon muna tayo sa mga undergrad ng college or undergrad ng high school. Okay. Pwede ka bang mag-seaman? Pwede. So, pag undergrad ka ng high school, ang kukunin mo sa eskwilahan nyo is yung transcript o record. Kahit undergrad ka, kahit di ka nakapagtapos, kumuha ka lang ng certification kung anong natapos mo, kung saan ka manuminto, kuha ka dun sa teacher nyo, sa principal, lapit ka dun, lalo-lalo yung mga taga-probinsya. Kasi dito sa Maynila, mabilis eh. Alam nila kung saan yan kukunin. So, yung lalong-lalong yung mga graduate sa probinsya, punta muna kayo dun sa principal nyo, kausapin nyo na kailangan nyo ng Form 137, okay, or 38, tapos good moral character. Ha? So, Form 137, sulat nyo, Form 137, or 38, good moral character, ayun ang certification. Okay. So, dadalhin nyo ito doon sa regional.
kung sa anong region nyo, saan kayo malapit na region. Halimbawa, ano, region 5. Region 5 sa Legazpi. So doon sa DepEd or sa DEX kung sa elementary. Kung hindi ka pa nakandiyan ka nakapag nakapag-elementary ka. Dadalhin mo doon sa DEX o sa Department of Education. So yung dalawang dadalhin mo na yan, na transcript, at saka yung Form 137 saka good moral kasi nga hindi ka graduate yun ang dadalhin mo doon sa region. Pero kung graduate ka, ang dadalhin mo is yung diploma mo at saka yung class record. So yung Form 138 yung dadalhin mo doon sa region. Dalawa ha, Form 137 or 38 saka good moral character. So, yan ang kailangan dadalhin doon. Pagdating doon, ang hihingin nyo ay CAV. So, ibig sabihin yun CAV. So, CAV. So, Certification, Authentication, and Verification. Yan ang kailangan nyong kunin doon sa region. Kung saan mong kayo, Region 5, Region 4A, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, or anumang region. Yan ang basic requirements. Kailangan nyo sa pagkuha ng Siemens book. Okay? So, kasi nga, since hindi kayo tapos ng high school, gusto nyo magtrabaho sa barko, is, yun ang kailangan nyo i-provide. Or nakapagtapos lang kayo ng high school, hindi naman kayo nagawag college, yun ang kailangan nyo i-provide. So, dala nyo yung diploma, at transcript, kung di graduate, yung Form 137 or 38, at saka good moral. Then, pupunta kayo doon sa DepEd. So, certification, authentication, verification ng dokumento nyo. Ngayon, pag binigyan kayo doon, sana makuha nyo agad-agad. Hindi naman matagal yan eh. Naantay nga yan. So, ito lang kasi bibihira naman kumukuha yan. Alam naman nila dyan is para ma-legit yung ano nyo na talagang doon kayo nag-aral, is bibigyan kayo ng region nyo. Kung saan saang region kayo nasasako. So, pag binigyan kayo ng CAV, yung CAV, Certification, Authentication, Verification, di may tatlo na kayong papel. Tatlong papel na. Yung CAV na yun, ipoputocopy nyo yun kasi ipapa-certified through copy nyo yung tatlong yun. Kasi yun ang gagamitin nyo sa pagkuha ng Siemens book. Ngayon, kukuha na ba? Ano na kayo? Kukuha na kayo ng Siemens book. Magkukuha na kayo ng Siemens book dito sa kung saang marina, mas mabilis kasi kumuha ng Siemens book sa probinsya eh. Dito sa Manila, ang haba. So, merong ano dito, merong process sa pagkukuha ng Siemens book. Na andyan naman, makikita nyo sa ano, sa marina, pag humingi kayo ng requirements ng paano kumuha ng Siemens book, ibibigay sa inyo yung ano, table. So, merong table of contents doon kung ano-ano yung mga kailangan yung i-provide. So, since meron na kayong CAV, kailangan yan sa Siemens book. So, pag kukuha kayo ng Siemens book, ang kailangan dyan is yung ano nyo na, yung CAV, kailangan nyo yon, yung Form 37 nyo o 38 o kayong diploma, okay, kung nakapagtapos, kung nakapag-college naman, of course, na andyan yung ano, transcript o record saka diploma din. Ganun din. Okay, ang pagkakaiba niyan lang sa lahat is yung undergrad. Kasi kailangan nyo ng, saka yung sa high school, kailangan nyo ng CAV talaga galing sa region. So, ngayon, kung saan kayong probinsya na nakapag-aral. Ngayon, so, dadalhin nyo yung requirements nyo para sa Siemens book, yung Certificate of Employment, yung experience nyo, kung saan kayo nagtrabaho sa hotel, or sa establishment. So, certificate, yun na kailangan nyo yung ano, yun ang unang-una yung birth certificate. Okay, birth certificate na andyan yung NBI, na andyan yung basic requirements, yung NBI clearance, na andyan yung basic safety training, so BT. Yan ang mga requirements sa pagkuha ng Siemens book.
So, kasi kung kukuha kayo ng Siemens book, piliin nyo yung agency, yung training center, kung sa mga first-timer, doon kayo sa mga training center na yung talaga nagtuturo. So, ibig sabihin, tuturuan kayo ng tama, hindi yung babayaran nyo lang, then papasok kayo, papakita kayo ng isang business, pangalawang business, pang tapos sa sunod na meeting nyo is ano na, talon na. So, ibig sabihin is final na. Kaya naman maraming aksidente nangyayari sa barko dahil dyan sa mga ganyang ano, training center, hindi natuturuan masyado yung ano, yung mga crew. Kaya pag kami mga emergency sa barko, taranta. Kasi hindi nga proper yung training. Hindi nga skugon yung training, ika nga. So, bago kayo kumuha, kunin nyo muna yung mga lahat ng requirements nyo. Okay? Bago kayo kumuha ng Siemens book, make sure na pumasa muna kayo sa kumpanyang ina-applyan nyo, kung saan agency man. Dami tayong mga maning agency dyan. Gawa kayo ng mga 10 resume, kay 20 man yan na resume, attach picture, mag-provide kayo ng maraming picture, 2x2, 2x2. So, resume mo nang i-prepare, basta yung nag-gather mo lahat ng dokument para ano, dito ka na lang maglakad sa Maynila. pagkakuha mo noon para naka-ready ka lang kung sakaling matanggap ka sa ina-applyan mong ano company kasi first timer ka, saka ka lang mag-start kumuha ng Siemens book kasi saka passport, kasi masasayang yung araw no nakakainin kung di ka pa naman makakaalis mga ilang buwan, nag-aantay ka pa ng polling, let's say sa pinag-uusapan natin sa hotel services, sayang ng kakainin noon, baka masaya ng ilang buwan o kaya taon. Kasi hindi naman swertihan din yung pagsisiman, hindi naman nag-apply ka ngayon, bukas na andun ka na. Sa paglakad pa lang ng requirements, kakain na yan ng kumuha ka lang ng basic training, 1 week na agad. Kukuha ka pa ng ibang other safety training, another 5 days, 6 days, o 1 week agad, 1 week ulit. Din kukuha ka ng lahat ng requirements na yan. So, pag kumuha ka ng rigid yung kuha mo ng requirements, sunod-sunod, may stress ka. Kaya dapat mayroong interval. Huwag kang maging atat. Okay? Magkaroon ng interval. So, ang plano mo this week is, ano na muna, safety training. So, 3 days yun. Sa sunod mong, kasi 5 years naman yung validity ng mga yan. May 3 years, may 2 years, ganun. Sunod, mayroon yan basic training. Yun ang pa, BT na yun. Merong crowd management. Kailangan mo pa yung mga yan. Huwag munang kunin yan lahat. Wala ka munang, sabi ko sa inyo, wala muna kayong kukuning mga trainings. I-prepare nyo lang yung requirements ng sa school and get and lang ready. Ngayon, kung saan kayo natanggap na company, okay, isang company, isang ship, ano, agency ng pagsisima, kung saan kayo natanggap, kukunin nyo yung requirements nila. Kasi baka kumuha ka ng ibang training na which is di naman nila ano, kailangan, sayang lang ng pagod mo at pera. So pagka pumasa ka, ang unang total, alam mo naman sa sarili mo yung in-apply mo. Alam mo, kasi pinag-uusapan natin dito yung mga undergrad, mga hindi nakapag-high school, hindi nakapag-college, kung pwede ba mag-sima. Yes. So basically, ang ina-apply nila, galley assistant, housekeeping, lahat ng ano, lahat ng parang US ordinary seaman, yan ang mga ano, mga ina-apply nila na mga basic. Kasi alam ko naman na marami kang experience pagdating niyo sa barko. Meron tayo sa barko kasi tinatawag na career path or lateral department. So, ibig sabihin, pwede kang lumipat ng department pag nandun ka na. Halimbawa, nag-apply ka as galley assistant. Tapos, yun pala, magaling kang karpintero. Pagdating mo dun sa barko, bibigyan ka nila ng chance para mag-transfer ng department as a carpenter. Kasi ang karpintero ngayon, malaki na sweldo eh. Siguro ko more or less $2,000 na ng karpintero. Pero pag sa galley assistant ka, mag-i-start ka niyan sa mga $900. $800 to $900. So, malaki na din kumpara dito sa Pilipinas. So, kaya,
kayong mga ano, kayong mawala ng pag-asa, kayong mga hindi kayo nakapag-high school, hindi kayo nakapag-college, pwede kayong magbarko. Kumuha ka lang ng experience mo sa hotel, sa mga resorts na malalaki, sa malalaking establishment na kilalang establishment. Okay? Wala ditong palakasa. Okay? Nagkakaroon dyan ng, ano, ng palakasa sa mga company, pero bare minimum. Yan naman, may mga posisyon na nagpapalakasan sila dahil sa promotion, etc. etc. Pero very basic, basic requirements ng ano, ng na gawin nyo is yung requirements makumpleto muna. Now, halimbawa, pumunta kayo sa isang company na which is experienciado na kayo sa mga hotel-hotel na yan. Okay? So, kung kayo mga wala pang experience, huwag na muna. Mapapagod lang kayo. Huwag na muna. Unless, yun sinasabi ko na unless meron kayong tatay na kapitan, matutulungan naman kayo. Kung wala, yung talagang nag-aasa ka lang sa, ano, sa bahala na. So, ang gawin mo, instead na makipagsapalaran ka dyan sa pag-a-apply, pumasok ka muna ng hotel. Kahit anong posisyon sa hotel. Sa mga, ano, sa mga resort, sa mga casino, o sa malaking, ano, establishment na, which is maraming tao or customers na hinahandle. Kasi yun ang requirements doon. So, alimbawa, ito, bigyan ko kayo ng tip kung kayo papasok sa mga hotel or resort na yan. Pag nag-apply kayo, halimbawa, ng dishwasher sa, ano, sa hotel, habang nagdi-dishwasher, o gardener, o kung ano pa man, habang nandun kayo sa isang firm, okay, aralin nyo na kung ano-anong matrabaho ng ibang department, tulad ng housekeeping, tulad ng sagali. So, basically, ang ano natin mga Pinoy is, ano, is sa housekeeping, agad ang iniisip nila o sa dining. Kasi, siyempre, napag-aaralan lahat dyan. Pag naandun kayo na sa loob ng hotel, gamitin nyo na yung PR, practicein nyo na yung PR nyo. Na, baka sakaling pwede mag-extra sa ibang department. So, gapangin nyo, kumuha ka ng kaibigan dyan, at alamin nyo yung trabaho. Pag may idea na kayo, ha, nang ganong trabaho, yung target mo talaga pag-waiter, hindi pagiging gardener. Pasukan mo pag-waiter, pag natapos yung kontrata mo within 6 months or 1 year o within kailang buwan ka na, transfer ka ng department. Punta ka sa agency na iba, resign ka muna dyan sa agency mo, punta ka sa isang agency, kaya mo naman pala mag-waiter, di mag-waiter ka. Then yung experience mong waiter o kaya sa galley o sa kitchen, ha? Yun ang i-apply mo. Pag marunong ka na dun sa kitchen, kung paano ang ano dun, busboy, kung paano magluto, kung paano ang trabaho dyan sa galley o sa kusina, applyan mo yun. So, magbilang ka dyan ng buwan or taon. Habang nagtatrabaho ka, okay? So, ang gawin mo, start ka na mag-apply. Kasi ang ginagamit mo dyan na experience is yung pangalan ng establishment, halimbawa Manila Hotel, halimbawa Shangri-La, halimbawa Resorts World, okay? Halimbawa, malaki ang ano, malaki ang company, malaki ang kang establishment na okay, na maraming customer. So yan ang ano, yan ang isa sa mga yung kilala ha, yung medyo kilala. Kasi sa interview tatanungin ka kung saan yan, ang ano, ang background mo yan. Now, kung habang nagtatrabaho ka doon, nag-a-apply ka, kung sakali na natanggap ka sa in-applyan mo, sabi natin, assistant waiter, pinareport ka, pag tinanong ka ng walang Siemens book, sabihin mo, may Siemens book ka ba? Wala. May visa ka? Wala. Meron ka bang passport? O ka mo, wala pa po. Pero po, ang requirements ko ay naka-ready. Anytime, ganitong natanggap ako, uumpisan ko pong lakarin lahat yan. So, at least may requirements ka na. Madali na magpa-appoint ng passport. Okay? And then, makapag-start ka na ng paglakad ng Siemens book. Ngayon, pag sinabi nila na, ano, na kailangan namin yung posisyon na yon, ikaw, yung in-apply mong posisyon. So, unang-unang lalakarin mo is yung local clearances. Ano-ano yun? Kuha ka muna ng, kasi madali mag-expire, police clearance, NBI, barangay, kukunin yan. Okay? Then,
requirements mo sa school, i-prepare mo na kasi gumawa ka na ng tabing kasi gagawa ano ka, kukuha ka na ng Seaman's book mo. So pag pinakuha ka ng Seaman's book mo, halimbawa naglakad ka ngayon ng Seaman's book, so ang kailangan mo din sa Seaman's book is yung birth certificate mo. Kaya na kailangan yung birth certificate, tandaan, ay PSA certified. Yung PSA, isang original, isang kopya na ng PSA. Okay? So, yan ang ano, yun ang kailangan. Priority ng kailangan diyan is yung hindi baptismal certificate, ah, yung nung araw pa ni Kokong Kokong. Hindi 'yon. Kailangan mo diyan is yung PSA mismo. Okay? So, kung married kayo, yung certificate nyo na andyan. Okay? Tapos, kailangan i-anoin mo lahat, i-compile mo lahat yung requirements mo yan. Then, sundan mo yung requirements ng pagkukuha ng Seaman's book. Kasi natanggap ka na, pwede ka na mag-start kumuha ng mga requirements. Then, kumuha ka na ng Seaman's book. Mag-solas ka na. Ibig sabihin, pupunta ka sa isang training center o baka yung company na yan mayroong training center. Halimbawa, mag-saysay. Okay? Meron yan sariling training center. Di doon ka mag-training sa kanila. May mga program din silang ino-offer para makales o kung paanong program. Meron silang program na ganyan. Sa ibang ano training center din dyan sa Maynila, sa SIMS, meron din yan sa PNTC o kung saan. Ang dami, daming training center dyan. Mamimili lang kayo. So ngayon, pag free ka, hindi kumuha ka na ng ano, ikang Seaman's book, kumukuha ka na ng solas. Okay, pagkatapos mo kumuha ng solas, pag may free time ka, apply ka na naman ng passport. So, kailangan mo sa passport, syempre, NBI, kailangan mo dyan ng birth certificate. Okay, din picture. Okay, so yan ang ano, yung mga requirements din dyan. Basta wag mo na kayo kukuha ng Seaman's book at passport kung hindi pa kayo natatanggap. Unlike dun sa mga, ano na, may mga experience na, may mga galing na sa ibang ano abroad, galing na ng Dubai, Qatar, o nagbarko na din. Alam na rin nila, may idea na sila sa pagkuha ng requirements na yan. Alam nila gagawin. So, kayo mga first-timer, ito ang kailangan nyong paghandaan. So, ngayon, pinatawag ka na ng agency. So, anong mangyayari doon? Interview. So, since in-apply mo waiter, assistant waiter, or galley staff, so sa kitchen or sa bakery or ano ka, baker, etc. Ngayon, ano iniisip mong interview sa iyo? Kung ano ina-apply mo, yun din yung interview na isasagot, yung tanong na itatanong sa iyo. Saka magbabasa yan doon sa resume mo. Kaya kung magagawa kayo ng resume, huwag yung biodata dyan na para kayo nag-apply dyan sa ano, construction worker. Gawa kayo ng resume na maganda. Paano ba gumawa ang resume na maganda para matanggap? Kinakailangan yung resume mo mayroong application letter sa ibabaw. Ha? Parang letter of intent yan sa ibabaw. Naka-address sa company. Sa first page. Second page, yung mukha mo. Makikita mo agad yung objective. Okay? Present job agad. Ha? Experience agad. Hindi yung gagawa kayo ng resume o biodata nyo. Pagbukas mo, picture, pangalan, sula anak, mga magulang, nakasulat lahat kung sino-sino, pati pamangkin hanggang kalululuwa na isulat na. Kung saan nag-elementary, lahat. Hindi. Gandahan nyo yung resume. Okay? Kung gusto nyo, ano, kung gusto nyo mag-guide ko kayo sa resume, sa paggawa, okay. Okay, tawagan nyo ako, mag-message kayo sa akin. Okay? Para masabi ko sa inyo, kasi isa ako sa nag-i-screen ng mga dokumento. Tinitingnan namin, kasama ko ang HR. So, pagtingin ng mga dokumento, kung paano, ano yung minimit namin na requirement. Kung paano presentably yung isang ano resume or CV. So, kaya huwag basta-basta gumawa. Pag-isipan muna yung gagawin na resume. Gandahan. Una, application letter sa ibabaw.
followed by details, yung details mo, then yung present job mo bago ka nag-apply, then experience, then training, training, then other training or other other alternative mong mga information, training, certificate, commendation. Sa likod, tingnan na, panalos pandilas na yung college mo. College lang lagay mo. Kailangan yung high school. College lang or tertiary. Okay? Tapos pangalan mo na sa baba, pipirmahan mo na doon. Gandahan nyo yung objective. Okay? Yung previous job nyo, yung rules or duties and responsibilities nyo noon. Okay? Duties and function, yung mga previous job nyo. Ganun ang paggawa ng isang resume. Presentably, hindi gusot. Hindi yung nakakimulmul dyan. Tapos yung picture, bakubiko, wag. Kailangan presentably yan. Okay? Now, so, kung pupunta na kayo sa sa site para sa pinareport kayo, dahil tinawagan na kayo na na for interview, pumunta kayo ng well-shaved. Okay? Nakagupit na maayos. Sa lalaki, crew cut, naka magandang gupit, malinis tingnan, professional tingnan. Okay? Malinis yung kuko, naka polo shirt o kaya naka long sleeve or short sleeve. Okay? Tapos yung sa pag-a-apply na kasuotan, professional tingnan, malinis. Okay? So hindi kayo pupunta doon na para bang nagmamadali, na naka-t-shirt lang, na madami kayong rason sa buhay. Pumunta ng mas maaga, mag-prepare ng mas maaga para pag during the interview, nakahanda kayo. So, bakit kayo matatakot o kakabahan sa interview? Ba't kayo kakabahan? Alam nyo naman yung trabaho ang papasukin nyo. Sino mag-interview sa inyo? Manager. Manager lang yan. Mga personnel dyan sa agency, personnel lang yan. In-apply mo yung pag-waiter, itatanong sa inyo yung pag-waiter. Okay? So, in-apply mo pag-baker, itatanong sa'yo pag-baker. Kasi, yung mga nag-interview nyan, di naman yan waiter, di naman yan baker, di naman yan kung ano-ano. May idea sila. Sinusubukan lang nila yung sarili nyo kung paano kayo mag-perform, kung paano kayo ka-confident pag may kausap kayo ng ibang tao. Titingnan niya yan from head to toe. Tingnan kayo. So kaya, maging prepared kayo, malinis yung sapatos nyo, yung pantalon, yung pagdamit nyo, babae, maglalaki, malinis, yung talagang professional tingnan, hindi yung nakaluwa na yan, para tanggapin nakaluwa, nasa lalaki naman, yung talagang during the interview, papasok ng interview, ngumunguya ng chewing gum, tapos bastos yun. Isa sa mga, i-avoid nyo yun, yung pagpasok nyo sa interview room, para sa para mag-perform ng interview, may chewing gum, tapos nasa alam ng chewing gum, kukunin nyo, ilalagay nyo sa sapatos, isusuksok nyo sa lamesa, yung mga ganong huwag nyo practicein, huwag nyo, paghandaan nyo, pagpapasok kayo sa kumpanya, sa agency, malinis, mabango, walang nguya-nguya, nakapagtutbas kayo ng maayos, tingnan nyo, hindi yung mag-interview kayo, kumain pa kayo ng pansit doon sa labas, tapos nandito yung pansit nyo, interview na, amoy sibuyas pa kayo, so, iwasan nyo yun, kasi ang interviewer, tinitingnan yung galaw ng katawan mo, paano ka magsalita, yung mannerism mo, yung kamot ng kamot dito, tingin ng tingin sa taas, baba, kamot dito, kamot dyan, kung saan saan, amoy dito, amoy doon. Nasa interview ka, interview room. So, pumunta ka doon para magpa-interview at ilahad yung sarili mo. So, isipin mo, pag upo mo doon, isipin mo kung ano yung mga sinulat mo sa resume, at yun din itatanong sa iyo. Meron yan mga katanungan labas sa resume mo, pero related pa rin yan sa ina-apply mo. Tandaan nyo yan. So, kaya, pag kayo nag-apply kayo doon sa sa kumpanya, pinareport kayo. So, dalhin nyo yung bag nyong simple lang, may documents ready kayo.
So, huwag niyong paghalo-haloin lahat. Lahat ng requirements mo, one side. So, yung lahat ng requirements mo para sa pag-ano, para sa ina-apply mo, naandyan hawak-hawak mo lang para anytime hingiin, may ibibigay ka. Hindi yung kakalkal ka pa kung saan-saan. Naka-ready ka lagi. Separate folder sa ibabaw. Kasi unang copy na sa kanya, yung original copy kung ibigay mo sa kanya, original copy kasi interview lang naman yan. Tsaka yung merong ano, Xerox copy kasi kukunin nila yung Xerox pagkatapos. Although may copy na yan sila. Pero iba pa rin pagka may copy ka kasi baka kunin nila yon kasi ang ibang principal kasi pag gustong gusto ka, dinadala yung copy. Dinadala yung ano niyan, yung kopya ng ano niyo, resume niyo, mga certificates niyo, dinadala niya yan sa kung sa US o kung sa Finland o kung saan, dinadala nila yun. Tapos, di wala nang matitira doon sa ano, sa agency. So kaya ang mangyayari, magre-remain yung agent, yung ano yun, yung papel na yun doon, tapos pipirmahan niya. Kasi yung papel niyan dadalhin niya doon sa ano, sa principal, doon mismo ng sa principal sa tawag dito sa ibang bansa, and then i-screen na yan doon ulit. Minsan ini-scan yan, tulad nito pandemic, ini-scan nila yan. Tapos tinitingnan nila may mga permits, mga comment doon, ano yung weak points mo, ano yung weak points, ano yung weakness, ano yung saan ka magaling, saan yung, makikita niya yung observation doon sa iyo during the interview. Then, pag gustong gusto ka kanyan, ikaw agad ipapadala para ma-process. So, kaya galingan nyo sa interview. Ibig sabihin, yung sobrang galing, above and beyond lang. So, yung tama lang. Diba? Nasabi ko na sa dati kong video kung paano mag-perform ng interview pag kinakausap. So, itong ano na to, itong video ko na ito ay halos pa yung mga sinabi ko dito is para lang doon sa mga first-timer. Para lang sa mga first-timer na mag-a-apply sa Marco bilang isang security. Okay. Huwag kayong mag-isip na kung saan lang kayo nagtrabaho bilang security. Okay, nagtrabaho kayo sa country club, sa mga golf course na yan. Kasi nagdi-deal din kayo ng international na tao. Kung nagdi-deal kayo sa mga international na tao, tsaka sa maramihang tao tulad ng mga mall, resort, casino, pugo, ano pa man yan, apply kayo. Apply kayo. Kasi itatanong sa inyo dyan, related to security lang naman. Di naman yan magtatanong ano, sa kung saan. Halimbawa, in-apply nyo security, di security. In-apply nyo gardener, di gardener. Pagandaan nyo yung mga tanong sa gardener. Halimbawa, in-apply nyo is for waiter, di pagandaan nyo yung tanong bilang isang waiter. Kung sa galley o cook, di pagandaan nyo rin yung mga possible questions sa pagiging cook. Okay? So, sa susunod kong video, ang tuturuan ko kayo kung paano pumasa sa interview at paano pumasa sa visa. Madali lang ipasa ang visa. Marami dyan nagsasabi, mahirap ang visa, kailangan nila ng show money, kailangan nila ng ganito, ganyan, ganito. Kalukuan yun. Kaya maniwala. Old, ano yun eh. Passion yun dun sa mga gawain nyo ng mga scammer nung araw. Ngayon hindi. May guarantee letter ka na galing sa agency pag kukuha ka ng visa. Madali na. So, tuturuan ko kayo sa sunod na video kung paano pumasa sa interview. Paano ang gagawin nyo. Kung paano ang gagawin nyo during the interview, final interview or initial interview at saka pag doon sa visa interview. Turuan ko kayo dyan para pumasa. Okay? Kasi paulit-ulit. Sa akin nga eh. Pag tinatanong na ako ng ano, nakita na ako ng mga ano yan, ng embassy, ng US embassy, Spain embassy, kung ano mang lahat ng embassy niyan, kung saan-saan ako napunta. Pag tinignan lang ako eh, tinignan niya yung passport ko sa dami ng tatak, sabi sa akin, "Are you well? You okay?" Sabi ko, "I'm okay. You? Yun lang. Wala sa akin tinatanong na. Hindi ako tinatanong na ng tinatanong lang sa akin kung pwede ba sila magsumakay sa barko namin. Ganun. Hindi na kasi alam nila talagang bitirano yung aplikante. Pero pagka first timer ka, maniwala ka sa akin. Tatanungin ka talaga ng isa, dalawa hanggang lima. Baka even more. Pero tuturuan ko kayo niyan, okay, mag-alala. Okay, so
Kung may ano kayo, mga katanungan, panoorin nyo lang yung mga video kung madami kayo makukuha doon. So, sa sunod pong video, ito yung kung paano pumasa sa interview at paano pumasa sa visa. Sa US visa, karamihan. Kasi basic, general requirements nila may US visa kahit papunta kung saan-saan dyan. O Europe. Kasi yung barko pumupunta rin naman ng US. Kaya, lahat pinapakuha nila ng US visa. Okay? So, yun na muna. Sige, kita tayo sa sunod na video.